Hi, today's recipe is a special no-bake macaroni. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagluluto. Heto ang mga ingredients na kakailanganin. Basically, ihahanda lang natin ang tubig na gagamitin natin sa pagpapakulo ng elbow macaroni. Maglalagay lang tayo ng konting mantika para maiwasang magdikit-dikit ang mga elbow. Lagyan na rin ng asin. Habang hinihintay natin itong kumulo, ihanda na natin ang mga ingredients. Siguraduhin ding malinis ang ating mga kamay. Green and red bell pepper, hato, 5 cloves of garlic, at syempre ang ating 2 small onions. Kapag ka kumukulo na ang ating tubig, pwede na natin ilagay ang ating elbow macaroni. Hahaluin lang natin ito para maiwasang magdikit-dikit. Kapag kaluto na ang ating elbow macaroni, magtabi ng isang tasang tubig ng pinagkuloan nito at saka i-drain lahat ng tubig. And now, let's move on to the red sauce. Painitin lang natin ang ating pot. Pagkatapos nito, lagyan ng olive oil. Then, i-fry muna natin ang ating mga hot dogs. Kahit huwag na masyado itong iprito, ang importante ay maluto ito ng bahagya. So, pag medyo nag-brown na siya, i-set aside na natin. Sa ating parehong pinaglutuan na pot, isasatay lang natin ang ating chopped onions. Isunod ng ating chopped garlic, green and red bell pepper, kasunod ng ating 3/4 ground beef. Isama na rin natin ang fry nating hotdog kanina. Maglagay ng isang beef cubes, salt to taste, at black ground pepper. Dito na natin gagamitin ang itinabi nating pinagkuloan ng elbow macaroni. Siguro hindi nyo ito usually ginagawa, pero trust me, super flavorful nito. Ayan, so sunod na natin ilalagay ang ating 2 cans of sliced mushrooms. Yan, so hahaluin lang natin ito. So, kapag kumulo na siya, sunod na natin ilagay ang ating tomato paste. Then, mix it well. Nag-add din ako ng 2.5 tablespoons of sugar para manamis na paste Filipino style. Sunod naman natin ibuhos ang Del Monte Sweet Style Spaghetti Sauce. So once again, haluin lang natin ito ng mabuti. And add dried basil leaves. Kung wala naman ito, pwede naman gumamit ng fresh parsley. Kapag kumulo na, pwede na nating patay ng apoy at i-combine ang dalawa. Nayad lang ang paghalo para maiwasang madurog ang macaroni. Ayan, so make sure lang natin na evenly divided ang sauce sa ating elbow macaroni.
Hay, kung nakakaamoy lang talaga sa camera, ang bango at ang sarap ng amoy. Kapag tapos ng paghaluin, pwede na itong ilagay sa container na inyong paglalagyan. Make sure na mag-iwan kayo ng space para sa ating white sauce. Sa ating separate pan, mag-melt na tayo ng butter. Sunod na ilagay ang ating evaporada. Pagkatapos, ang ating dalawang all-purpose cream. Add ground black pepper and dried basil leaves. Kung wala naman ito, pwede namang gumamit ng fresh parsley. At syempre, salt to taste. Tapos, inimix lang natin. At para extra special, magdadagdag din tayo ng Eden melt cheese. At para mag-thick ang ating sauce, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon na flour. Nagdagdag din ako ng isang egg yolk, pero ito ay optional lamang. Pag ito'y kumulo na, patay na natin ang apoy at ready na ang ating white sauce. And then, i-distribute lang natin ito entirely sa ibabaw ng ating macaroni. And add more cheese on top. Nagdagdag lang ako ng konting bacon bits. And once again, optional lamang ito. Tada! Ang ating finished product! Ready to serve na ang ating no-bake macaroni. Pero dahil gusto ko na medyo toast ang aking bake mac, inasok ko ito sandali sa oven, and voila! Pero ito ay nasa sa inyo na. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Salamat!